what? Ito na naman ako para discussing ninyo 5 effective study habits for college students is at na-research ko to, that's fact. Then, tintay ko to sa sarili ko kung ito ba ay may effective. And then, it works naman. So, I want to share this, guys, for you. Number 1, study place. Maganda po yung place na kung saan makakapag-focus kayo habang nag-study kayo. Yung lugar na tahimik or tahimik pero walang nanggugulo din. Kung gusto niyo lang ng music, just use your earphones lang. Yung ikaw, sa mundo mo, ikaw lang talaga. At walang ibang tao na makakapag-panggulo sa'yo. Then, yun. Tips number 2. Prioritize your time. Ito yung time management. Dapat meron kang time plan na for your due date ng project mo, ng mga assignments mo. Kasi kapag wala kang time plan, ayun, magkaanda gulo-gulo yun, like for me. Though, oo, dito kami madalas pinapagalitan about sa time management. Kasi nga, hindi kami ganun ka-organize sa mga time namin kasi sa sobrang dami naming tour, sa sobrang dami naming dapat ipapasa ng project, hindi namin alam kung anong dapat kunahin. But then, dapat set mo sa utak mo kung ano yung una or pinaka dapat i-priority na subject or project na ipapasa mo. Tips number 3. Set the mood. Ito yung dapat hindi lahat ng oras may topa ka. Hindi lahat ng oras galit ka sa mundo or galit ka sa paligid mo, galit ka sa mga tao na nakikita mo kasi dahil sa pag-aaral mo. No, hindi dapat yan. Dapat balance ka lang. Kung wala ka sa mood dahil yun, medyo marami kang iniisip. Dapat set aside mo yun or unlike me kasi ako, hindi ko alam kung paano ko siya nababalance. Kumukuso yung sarili ko. But then, andun yung tinatopang ako. But the end of the day, it will end na tinatoyo ako. Nangungulit ako sa mga classmates ko, sa mga kaibigan ko. Even pag uwi dito sa bahay, kahit sobrang pagod ako, andun yung isang oras ako kung hindi i-make. Isang oras ako dapat hindi ka kausapin. After nun, gagawa mo na ako ng projects, so gagawa ko ng assignments, homeworks. After nun, gusto ko may bonding pa rin kami na kami mga pamilya. So, tips number 4. Participate in the class discussion. Ito talaga yung dapat makipag-participate ka. Though hindi naman siya required, pero para sa akin required siya kasi when it comes to quiz din, dun na ako madalas bagsak, pero pagdating sa para pag-participate sa klase, dun na ako umabawi. Kumbaga, kahit bagsak ka sa quiz mo, kung pagpa-participate dun sa klase is ayun, active ka naman lagi and you're always perfect, but not always. Yung tama yung mga sinasabi mo, doon bumabawi yun. Kasi doon sa quiz kasi hindi rin sila bumabase doon, but they're based on how are you participate in the class. Kung kamusta yung class performance mo, dapat pakita mo yung kaling mo. Ang importante makapag-participate ka sa klase. 5. Tips number 5. Not be afraid to ask for help. So yung kapag wala or kapag nalilito ka, ask ka lang ng tulong sa iba. Yung, hey guys, ito, hindi ko kasi nag-gets yung sinabi ni teacher. Nag-gets mo ba? Siyempre, as a classmate, kung may kusa ka talaga or may kusa mamon ka, as a classmate, tutulungan ka ng classmate mo na may ito.
ganyan, yung dapat mong gawin. Kasi hindi naman lahat ng tao din is pagdadamutan ka. Although, oo, merong ibang tao na madamot talaga kapag tinanungan mo or huminta ng tulong, eh hindi ka tuturuan. Pag ganun, lumilayo ka na sa ganung tao. Pero for me, ito, humingi na ako ng tulong kapag andun yung punto na hindi ko na-gets, umabot ako sa punto na hindi ko nakaya sa sobrang stress. Yun, hindi agad ako na rescue, ganyan. There you go, guys! Ang 5 effective study habits na for college students. Sana may napulutan kayo, kahit isa lang doon, na ma-apply nyo yung sarili niyo. And then, alam kong hindi nyo rin mapapansin yan, pero make a to-do list or make a list lang na kung ito ba ay nagawa ko or ito ba ay dapat ko bang gagawin or bahala na kayo. So, but thumbs up for this video and don't forget to subscribe on my channel, Avhie, as in A-V-H-I-E, then O-G-U-E, Ogue. Then, kung may suggestion kayo about sa mga gagawin kong videos, just comment down below and tignan ko kung magagawa ko yun, pero I'm sure magagawa ko yung lahat ng mga suggestion nyo. Guys, thanks for watching and see you on the next video.